What is up mga boss? Welcome sa ating panibagong video. Hyperpin fully yung i-install natin dito. Pitch bike po, yan, pang NMAX. Ang reason na papalitan ko yung yung collar pin sa CVT natin dahil pinakita ko doon na nag-dry up na yung grease. Maraming alikabok at saka nag-stack up yung collar pin. Yun nga, pagkuha namin, meron po siyang sira sa loob, kaya nag-stack up siya. So yung ginawa ko, papakita ko na lang mamaya, no? So ito po, nang hiram lang ako ng power impact or yung impact wrench sa tropa ko. So ayan, may sakit siya dito. Shoutout kay Jaja, no? Jaja Kadaot. Tsaka yung gagamitin natin, ito Alin. 5mm para dito sa mga gold bolts, yan. And then, of course, kailangan natin ng ito, pang tanggal sa mga bolt. Hindi ako gamit ng impact, baka masira pa. So, yun mga bossing, ito yung tools gagamitin natin. Impact wrench, 17mm para dito, para sa drive face pulley. And 5mm na Allen wrench. Yun lang, baklasin natin to mga bossing. Yung unang babaklasin natin, yung bolt dito sa filter, yung air filter. Dalawang 10mm yan. At saka isa pa dito. So, kung first time kayo mag-DIY ng CVT nyo, make sure itong dalawang bolts na to, i-safety nyo sa gilid para hindi mawala. Kailangan natin ng Allen. 5mm para sa ito, itong case. Itong plastic case. Naka-gold bolts na to sa akin. Ito lang yung naka-gold bolts. Yun, baklas na. Kailangan ko nung linisan to. Sobrang dumi. Makikita nyo naman mga boss, oh. Dumi na. Ito, pwede to pang, ano, pang hugas ng plato. What? Jack lang boss. Anim yung gold bolts mga bossing. Anim. Uy, laglag na. So, itabi lang natin yan. Next is ito, mga 8mm. Tapakita ko lang, ha. Yan po boss, 8mm yan, 8mm. Diyan. Yan sa ilalim. Diyan. Doon. Mga 8mm yan. 8. And then dito po sa gitna. Huwag niyong kalimutan. Diyan. Ito po. Ito. So 10 pieces na 8mm. I mean 11 pieces. Yung isa lang yung 11 pieces na 8mm. Yung isa lang dito, yung ibang yung mahaba siya mga bossing. Okay. Oops. Ito po yun. Uy, kita nyo naman yung alikabok mga boss. Kailangan ko ito linisin. Sobrang maalikabok, oh. Ito po yung mga nasa gilid mga bossing. Yan. Makikita nyo yung difference, oh. Itong isa, yung sa gitna, mahaba siya. Okay? So, 11 pieces all in all. Yan po, naka-speed tuner tayo. Set na po yan mga bossing. Drive face pulley, itong wing bell, clutch bell or wing bell. Set po. And nakalimutan ko yung brand ng aking clutch lining. Basta naka-clutch lining din tayo. Yung bola mga bossing dito, straight 12. Yung RPM ng clutch spring natin is 1.5, yung center spring is 1,200. So yung babaklasin natin is yung sa drive face lang, so 17mm po. Alalay lang mga bossing. Yun, tanggal kaagad. Yung mga nuts niya, ilagay nyo sa place na hindi maalikabok or walang dirt. Ito po, speed tuner po yan mga bossing. Yan, no. Speed tuner. Lagay lang natin dito sa upuan natin para hindi ma... Oh, washer pala, washer. Nakalimutan ko, anong sukat na ito? 0.5 or 1? 1mm. Ewan ko lang, nakalimutan ko mga bossing. Ito po yung stack natin na
collar pin. Of course, ito po yung bola natin. Uy, yan, straight 12 po yung bola natin. Linisin ko lang to, malikabok. Ayan po mga boss. May nakikita po ba kayong parang, ano ba sa Tagalog yun? Yan o, may mga sira siya sa loob, yan o. Nakikita nyo ba parang may line dyan sa loob? Yan, yan po yung nagkakos, kaya nagsistack siya dahil wala ng grasa at saka malikabok. Hindi ko na pa CVT cleaning for almost 2,000 kilometers yung kinakbo. Yan po mga bossing o. Yan, may mga sira siya sa loob. Ewan ko lang ano bang term sa Tagalog nun. Okay, yun. And dito po, yan, yan ang aftermath dahil wala silang puller doon, kaya DIY na lang, hinugot lang gamit ng mga back wrench. Kaya eto, pwede lang siguro itong lihain, lihain para mas smooth siya. And yung, ang hirap na, hindi makita sa camera. Dito po mga bossing, sa balang dito, may ano siya, may tama din siya mga bossing. Dahil itong ating pin, nag-rub na siya metal to metal, wala nang grasa. Kaya metal to metal, at saka umiinit dito, nag-stack siya. And then nasira, may tama yung ito, sa crankshaft. Itong collar pin kasi, tumatama na dito. Di mahugot. Yun, dinamitan ng magic powers. Natanggal na. Pagkita namin, may tama yung itong sigunyal or crank, sa crankshaft natin. And itong collar pin, nagra-rub na siya metal to metal. Yun, kaya lesson learned mga bossing. Kung may impact wrench kayo or gusto nyo nang hindi mangyari sa inyo to, magpa-CVT cleaning kayo every like 500 kilometers or 1,000 kilometers. Depende na sa mga rides nyo or depende sa usage ng motor nyo. Pinaandar ko lang, sabi kasi ng tropa natin sa Speed Tuner Cebu na kailangan itong lihain. Ito po yung sinasabi ko kanina na liniha ko yung tama ng bakal. For example, ito lang, halimbawa lang mga boss. Ito po yung liha. Finold ko lang, mga ganyan kahaba. Tapos papaandarin mo yung motor, iikot yan. Then itapat mo lang dun sa loob. Okay, itapat mo lang. Paunti-unti. Yan, tapat mo lang ito sa loob. Ganyan. Iikot yan eh. Paunti-unti lang. Para hindi masira. Yan, yan, yan. Nakikita nyo ba yung may mga black boss? Ayan pala. Nakikita pala. Oh. Yan. Yan po yung tama. Pero ginamitan ko ng 1,000 grit na liha. At saka nag-smooth out din siya. Ito pa yung stock na pin, collar pin. Mahuhugot na siya. Compared dati, umiikot na siya. Mahugot mo na siya. Pero dati, hindi talaga ito makukuha. Nag-stack talaga siya dahil sa dumi. Siyempre, yung belt natin, pumpudpud yan, yung bola, alikabok, etc. Mga dirt. Nag-stack siya dyan sa loob. Kaya ito, ito pa yung stack. Umiikot na siya. Dahil liniha ko lang dito, paunti-unti. Konti lang kinuha ko. Para yung sa crankshaft, mag-smooth out yung tama ng collar pin. Metal to metal na kasi mga bossing. Uy. Ito po yung hyper pin. Itong parang metal gray or army green or army gray. Ito po yung stock. Yan o. Same lang siya ng length. Saka same lang ng radius. Yan o. Yan po mga bossing. Yan. Bago nyo ito ilagay, dahil bago, check nyo muna yung loob. Ihipan nyo. Kung may compressor kayo, bugahan nyo ng hangin. And then, maglagay kayo ng grease. Konti lang dito sa loob. Lagyan nyo ng grasa. Para hindi siya mag metal to metal contact sa crankshaft. So, ito na po yung hyper pin na pitch bike. I-insert natin. Ayan po. Wala siyang dragging. Each side. This is the front.
yung kabilang side, wala po siyang dragging mga bossing. Okay, so bago natin ilagay, lagyan muna natin ng konting grasa yung crankshaft, no? Lubricate nyo bago ipasok. And then yung pin, lagyan nyo rin ng grasa. Once kasi nag umiinit na yung bakal, yung metal or yung aluminum, syempre metal to metal contact, may friction, mag-wear talaga yan. Okay, yan, lagyan na natin. So lagyan natin sa loob, book, insert. Yan na magpo-focus, ang hirap. Wala akong cameraman, mag-isa lang akong boss. So ilagay na natin to. Okay, insert natin. Ito po yun. Dahil nga mula ng groove dito, pinort na lang. Pinort na lang yung gilid, mga bossing, gamit ng porting tools. Dahil ano na, shiny na eh. Para na siyang mirror. Kaya pinort na lang para may groove siya. So ito mga bossing, clutch lining. Ewan ko lang anong brand ba to, nakalimutan ko. Ito po yung clutch lining. Bigat. So makakabili na tayo ng torque drive na yung aluminum. Mas maganda yon. Ito may 1,000 ako naliha. Lilihain ko lang ng konti itong lining. Yan kasi yung ginagawa sa shop para makapit yung ating clutch lining, mga boss. Konti lang, konti lang. Lihain mo lang ng konti. Yan. Maganda naman yung tama niya sa bell natin. So, you know. Di naman ako professional mechanic, mga boss. Kumukuha lang ako ng mga idea sa YouTube videos. Doon lang din ako kumukuha ng idea. At saka nag-hands-on ako para matuto talaga. At saka nakikinig din ako sa mga mekaniko. Okay pa naman yung loob, marami pang grasa. So lagyan ko lang ng grasa para sure ball, okay? Make sure to lube everything before you put inside. Okay, pasok na natin. Ito po yun. Diesel lang natin, punasan lang. Higpit na natin, make sure ha, nakatutok ng sakto, hindi yung nakatagilid or naka-angle. Sira yung thread nyo yan. Make sure check everything is okay, properly placed, para hindi kayo madiskrasya or hindi masira. So i-check natin, mga bossing. Okay na, boss. You know, kita nyo naman. Okay na. Ayun po mga bossing, tapos na po tayo magpalit ng hyper pin, yung collar pin. Yan. Make sure higpit lahat para hindi mag-loosen. Okay, yan po mga boss. Speed tuner po set ng ating panggilid. Except for the torque drive, hindi pa yan napalitan. Stuck pa yan, mga boss. Okay. Maraming salamat sa mga nanonood. Make sure mag-like po kay mga bossing. Thank you po.